crucial, important, yung pong next step ninyo pag naka-receive kayo ng preliminary assessment notice. Turuan kita, mga kaibigan ko. Turuan ko kayo, mga ka-taxpayer kong minamahal. Ano ba yung una ninyong reaction? Ah, ibig sabihin, meron kayong pangontra. Yun yung sinasabi ko rito. Kokontrahin ngayon natin, mga ka-taxpayer kong minamahal, ito pong preliminary assessment notice. Sabi, mga ka-taxpayer kong minamahal, nire-request ka na bayaran mo within 15 days yung amount na nakasulat doon sa preliminary assessment notice. For example, bayaran mo raw yung 18 million. Maganda yung kanyang request. Bayaran mo. Maganda para sa kanya. So, tanungin mo sa sarili mo. Maganda ba para sa akin? Maganda ba para sa pamilya ko? Maganda ba para sa business ko? Kung ang sagot ninyo dun sa tatlong questions na yon ay no, meron kayong gagawin. Nakasulat po dito sa last paragraph. Otherwise, o meron ka palang option. Yan, the option ito. A formal letter of demand and final assessment notice shall be issued. Kapag hindi mo binayaran, i-issuean ka namin ng formal letter of demand. Yun po ay maaring magkatotoo, maaring hindi. Kasi ho, kulang yung statement ng BIR. Otherwise, pag hindi mo binayaran, i-issuean ka namin ng formal letter of request. Pero meron kang karapatan eh. Which is, hindi naman talaga sasabihin sa iyo ng BIR. Please understand, BIR officials are not mandated by our tax laws and regulation na sabihin sa iyo yung karapatan mo, because it is presumed na alam mo yung karapatan mo. It is presumed na kaya mong gamitin yung karapatan mo. So yun yung ituturo ko sa inyo sa araw na to. Ano yung karapatan mo? Yan. Ang karapatan po dito, mga taxpayer kong minamahal, eh yung pong tinatawag na right to protest. Ayon. Kasama ho sa right to protest, mga minamahal kong tax specialista, eh i-inform yung BIR na na-receive mo. At i-inform ang BIR na huwag silang kikilos hanggang hindi ka nakapagpapile ng protest doon sa period na binigay sa iyo ng batas. Usually yon 15 days. So ibig kong sabihin, malinis na hangarin ko is mag-file ka ng protest within 15 days. At ibig kong sabihin, huwag mong palalagpasin yung 15 days sa pagpapile ng protest dahil napakalaki nung benefits na may bibigay sa iyo. Ano yon? Hindi ka magbabayad nung 18 million na sinasabi ng BIR dito. O di, hindi ka magkakaroon ng 18 million worth na problema. Yun yung sinasabi ko, mga ka-taxpayer kong mahal. So, ang first approach, hindi ka muna magpo-protest. The first approach, mga ka-taxpayer kong minamahal, is to prepare a request for acknowledgement ng PAN. Ayon. So, i-address niyan sa regional director at saka sa RDO. Yan po yung una ninyong gagawin. Hindi ko sinasabi, mga ka-taxpayer kong mahal, na bumili kayo nung aking template. Hindi po. Pwede kayong gumawa ng sariling template nyo at makakatipid kayo ng 2,500 because 2,500 ang aking template. So, dun po sa mga naghahanap ng hanap buhay, mga ka-taxpayer kong minamahal, inag-e-invite ho ako na kayo po ay maging affiliate ko. At pag-affiliate ho kayo, nakapagbenta ho kayo ng template, each template na mabebenta ho ninyo ay magkakaroon ho kayo ng 1,000 piso mula ho sa akin.
So therefore, mga ka-taxpayer kong mahal, ang ibig kong sabihin sa inyo is ako po ay nagre-recruit. Yes, ako po ay nagre-recruit nung mga tao na gusto pong maging affiliates ko. Please, sumama po kayo at sabay-sabay po tayong kumita ng malinis na pera. Mga ka-taxpayer kong mahal, ini-invite ko po kayo na maging affiliates ko again, and please, mag-aral po kayo ng taxation because yan po ang magpapaangat sa inyong buhay. Okay? Taxation. Ang tax na hindi nyo binayad ay pera nyo sa bulsa, savings po ninyo yan, cash savings, at yan po ay magagamit ninyo sa inyong pamilya. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life.